Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magkakandak ng burn para sa OS papunta sa CD or DVD. So ang target natin ngayon itong ISO files na ito, na Windows 10, kasi may available akong mga OS dito, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, and Windows 10. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-burn ng ISO file papunta sa CD or DVD po ninyo. So, kung paano po, actually, close natin siya and open natin yung Nero application. So, ang gamit yung Nero is Nero 9. Okay. So, open lang natin siya yung Nero. Okay, so pagka-open ng Nero, ito yung dashboard niya. So, ang target natin ngayon is paano maglagay ng ISO file para maging installer ang inyong CD or DVD. So, ibig sabihin ng installer, yung CD is or DVD ang gagamitin natin na pang format sa mga clients natin or sa mga computers natin na kailangan natin i-format. Okay, so ang advantage ng CD or DVD, once na nakapag-burn, nakapag-conduct tayo ng burn na OS sa CD is fixed na po siya na doon and hindi siya nababayrosan. Kahit po may virus ang laptop, hindi siya nababayrosan. Unlike sa flash drive, nagkakaroon siya ng virus. Pero ang disadvantage lang ng CD or DVD, medyo malaki siyang installer and medyo ano pa sa magkasgasan. Okay? So, and then, pagdating natin sa part na ito, click natin ang rip and burn. Ito. And then, burn data disk. Ayan. So, hintayin natin siya. And click remind me later. Okay, hintayin lang natin siya. So, ang target natin is yung Windows 10. Mailagay natin na yung Windows 10 sa storage device para maging installer siya na pang format sa Windows 10. And then, pagdating sa part na ito, itong image, project, and copy. So, node, this image or save project dito sa baba. Click natin lang natin siya. And ito yung lalabas. Hahanapin niya yung ISO file. So, in my case, ang ISO file ko is nakasave siya dun sa drive D and then dito sa may OS. Ito yung Windows 10. So, click natin yung 10 lang ito. Okay. So, ayan. Hintayin lang natin siya. Kasi na-transponding. Okay. So, ito na. So, as you can see, guys, ang pangalan ng optical drive ko is Buffalo kasi yun ang model or brand ng optical drive ko. And dito sa baba, nakikita nyo dito kung ilang copies ang gusto nyo i-burn. Ilang copies. Okay? So, panibaba, gusto nyo is 2, 3, or depende sa inyo. And mas maganda, click po ninyo yung verify data on this after burning. Mas maganda kasi yun. Pag halimbawa, marami ang inyong i-burn. And then, yung speed, kung gusto nyo i-determine, mas maganda rin. Okay? So, okay na po yan. Huwag natin i-shut down ang computer. So, yun lang po. And then, click natin yung burn. Okay? So, hintayin natin na matapos siya. Okay, basahin ko muna. The disk is in the drive is not empty. Writing to this disk will erase any existing data on it. Do you want to proceed? It means, in this notification, yung gamit ko daw na storage device which is the DVD is mayroon ng content or laman. Okay? So, kailan natin daw na erase. Erase natin siya. So, tandaan natin sa pag-burn natin, dapat alam natin yung total size ng ating capacity na i-burn natin. Kasi may limit lang po. Alimbawa, hindi naman po pwedeng i-burn yung kulang na content papunta sa CD. So, dapat mag-expand tayo papunta sa DVD storage. Okay? So,
Halimbawa, kung kaunti lang naman, so pwede naman na CD ang gamitin natin. CD. Pero I suggest kasi ang presyo niya, pwede naman sa DVD na lang bilhin. Kasi sa DVD, mas malaki ang malalagay po ninyo kasi nasa 4.7 gig siya. Unlike sa CD is 700 MB only. Okay? So, hintayin lang natin siya hanggang sa continue siya sa pag-burn. Ayan. So, hintayin lang natin siya. So empty yung ano ko CD, hindi na read yung ano ko top, yung storage device hindi na read. So ang ginawa ko is pinag remove ko muna and insert again kasi baka hindi balance yung pagka insert ko. So pwede rin po yung mangyari sa inyo. Okay. So, ayan. Format natin siya. Erase natin ang format. Kasi may laman dati yung storage device ko o yung DVD. So, dati ang traditional na mga computer technician ang ginagamit talaga is sa CD or DVD. Nagka-compile siya by application, by OS sa CD. So ngayon, ang gamit ngayon ng mga computer technician or mga IT is flash drive na. Okay, so ito kasi ang advantage naman talaga ng CD kung bakit nagawa siya sa CD kasi kahit magsimalaki siyang installer, ang kaigayan lang is hindi siya nagkakaroon ng flash, ng virus. Unlike sa flash drive, medyo delikado siya pagdating sa virus. Kasi once na magkaroon siya ng virus yung flash drive, ibig sabihin, corrupted na lahat yung files na yun. Ibig sabihin, magagamit pa yung flash drive, pero yung content nun is hindi. Diba? So, So, okay guys. So, halimbawa, dun sa part na ito, hihintayin lang natin siya na 100%. So yun lang guys. Thank you so much and enjoy po. So kung may concern po tayo pagdating sa pag-burn natin. So may click pa lang po yung next or finish po. So, thank you so much and God bless po. Ingat po.